Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome to PA Story. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung may mga pagkakahalintulad man sa mga pangalan at pangyayari ay ito po ay hindi sinasadya. Kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to like, share and subscribe to my PA Story channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sino ang nasa ospital? Tanong ni Fe nang ibalik ni Leia ang telepono sa sekretarya ni Jiro. Si Mama, may diabetes kasi siya. Kaya ba kailangan mo magtrabaho? Tanong ni Fe. Marahan namang tumungo si Leia. Hindi niya masabi na wala naman talaga silang napag-usapang sahod ni Jiro. Ang alam niya ay magbabayad siya ng utang ng pamilya nila kaya't wala siyang aasahang sahod. Gusto ko nga isang latong kwintas ko. Kailangan kasi namin ng pera pag lalabas na si Mama sa ospital. Wika ni Leia. Magkano ba ang kakailanganin mo? Bakit hindi ka humiram na lang kay boss? So gestion naman ni Fe. Huwag na, nakakahiya. Bago pa lang ako dito tapos hihiram ka agad ako. Wika ni Leia. Naku, huwag kang mahiya kay Sir Jiro. Mabait yan. Magsabi ka lang. Ako nga, marami pang cash advance sa opisina eh. Isang tipid ng ngiti ang isinagot ni Leia. Gusto sana niyang isagot na magkaiba naman sila ng kalagayan. May tutulong pa ba ako? Bigyan mo na lang ako ng maraming trabaho para malibang ako at makalimutan ko lahat ng problema ko. Wika ni Leia. 5:30 na. Bukas na yung mga yan. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong nito. Sasabay ako kay Sir Jiro. Alanganing sagot ni Leia. Hindi ito alam na sa bahay ng mga burman siya umuuwi. Alas 6 ng gabi nang magpaalam si Fe na uuwi na pero wala pa siyang balita kay Jiro kung aalis na rin ba sila. Sarado pa ang opisina nito at may kamiting ito sa loob. May alam ka bang pagsasanlaan ng alahas sa labas? Yung makakabalik din ako kaagad. Tanong ni Leia kay Fe. Meron naman. Paglabas mo lang sa building tapos lakad ka ng kaunti. Halika. Sumabay ka sa akin paglabas. Wika nito. Why? Where are you going? Tanong ng baritonong boses sa likod nila. Naghahanap ng pawn shop si Aleya, Sir Jiro. Sabi ko mayroon naman paglabas na sa building. Sagot ni Fe. Naningkit ang mga mata ni Jiro. Sumunod ka sa akin sa opisina. Wika nito. Napilitan namang sumunod si Aleya kay Jiro. Si Fe ay pinatay ng ilaw sa table nila at nagpa siya ng huwag siyang hintayin. Magsasanla ka ng alahas? Tanong ni Jiro na umupo sa gilid ng mesa nito habang nanatili siyang nakatayo. Baka makalabas na kasi si Mama sa isang araw. Kailangan ng pambayad sa ospital. Nautal na wika ni Leia. Sandali naman itong tumahimik at napadako ang tingin sa kamay niyang nakahawak sa kwintas. I'll take care of hospital expenses. Wika nito makalipas ang ilang sandali. Huwag na. Marami na kaming utang. Kung idadagdag ko pa ang bill ni Mama sa ospital, lalo lang kaming mababaon. Tanggi ni Leia. How much do you think that necklace would cost? Wika ni Jiro. Hindi ko rin alam. And then, you'll be needing money for your other expenses again. Ano nang isasanla mo? Ang katawan mo na naman? Wika ni Jiro. Gustong mainsulto ni Aleya sa paratang nito. Ano naman kung ibenta niya pati kaluluwa niya? Saka ako napuproblemahan yon. Inis na sagot ni Leia. Since you are working here now, you'll receive a monthly salary of 20,000. Kung magandang performance mo after 3 months, saka ko i-increase ang sahod mo. Okay na ba yon? Wika ni Jiro. Napakunod na naman si Leia. Sigurado ka? Get ready. We will be leaving in 5 minutes. Tumayo si Jiro at umupo sa swivel chair imbis na sagutin ang tanong niya. Napilitan na siyang bumalik sa table nila ni Fe para kuhanin ang gamit. Naglagay siya ng kaunting face powder habang naghihintay sa 5 minutes ni Jiro. Gusto niyang tumalon sa tuwa dahil may sahod naman pala siya kahit papaano dito sa opisina. Kung paano siyang hisingilin ni Jiro sa 15 million na dispalko ng tatay niya ay hindi niya alam. Ang mahalaga ngayon ay may ipantutusos ng pamilya niya sa gastusin sa bahay. Let's go. Nagmamadali siyang sumunod kay Jiro patungong elevator at hanggang sa parking lot ng building.
Halos malunod naman sa sabagong amoy ng sasakyan nang paanda rin ito ang kotse. Nakatingin ang mga empleyado sa kanila nang paalis sa building ng BLFC na gusto niyang kiligin. Nagulat pa siya nang hindi pa sila diretsong umuwi. Sa isang fashion boutique siya dinala ni Jiro na wala siyang ideya kung bakit sila naroon. You need to buy formal dress on Sunday. Hindi pwedeng nakapangkaraniwang palda ka lang na para kang pupunta sa mall o sa club. We are attending a beach wedding. Wika ni Jiro. Nagbilin si Jiro sa sales lady na hanapan siya ng maisusuot sa kasal na pupuntahan. Wala naman siyang magawa kung hindi ang sumunod dahil kasama yon sa trabaho niya. Give her something elegant and classy. Otos nito sa sales lady. Nako, halika ma'am. Pagagandahin kitang lalo. Nakailang sukat si Aleya bago nagpas siyang lumabas sa fitting room. Isang long and elegant dusty blue ang napili niya na tinarnuhan ng 2 inches high heels. Hindi na niya tinignan ang presyo ng damit dahil tiyak naman siyang babayaran ni Jiro yun kaya siya dito dinala. Perfect, wika nito. Nailang naman sa pagkakatitig ni Jiro kaya sa salamin sa fitting room lang siya nakatingin. Ang kaso, sa salamin naman nagtagpo ang mga mata nila. Pwede na bang iharap sa mga kaibigan mo? Biro ni Leia. Pwede na. Sigurado ka bang walang makakilala sa'yo sa mga kaibigan ko? Bulong naman ito na idinikit ang labi sa pisngi niya. Agad namang umiwas si Leia na tira na paso. Sigurado ako doon. Sige na, magbibihis na ako. Pumasok siyang muli sa fitting room at agad na nagbihis. Kahit siya'y humahanga sa nakita niyang ayos sa salamin, dalawang beses pa nga siyang nakuha ang Mew sa basketball team. Kung hindi naman kasi nagloko ang papa niya, mayaman pa rin sila ngayon at kaya niya pang bumili ng mahal na damit. Nang matapos silang mamili ng damit at sapatos, ay sa isang fine dining restaurant naman siya dinala ni Jiro. Sana sa bahay na lang tayo kumain, wika ni Leia. Why? Tanong nito. Baka idagdag mo pa to sa utang ko. Bakit ba lagi mong iniisip ang utang mo? Sinisingil ba kita? Wika ni Jiro. Malay ko, sagot ni Leia. Kumain ka ng kumain. Baka sabihin ng pamilya mo hindi kita pinapakain ng maayos. Wika nito. Lalabas na si mama sa sunod na araw. Pwede ba akong dumalaw sa bahay? Tanong ni Leia. Sure, pero sasamahan kita. Mamaya tumakas ka pa. Wika ni Jiro. Saan naman ako pupunta? Natatakot ka pa ng lagay na yan? Wika ni Leia. I badly needed someone to present to my friends on Sunday. Hindi na ako pwede magpresenta ng iba dahil nakilala ka na ni Anton. Wika ni Jiro. Bakit nga kasi wala kang girlfriend? Hindi ko pa rin talaga lubos maisip na sa gwapo mong yan, wala kang mapipresentang girlfriend sa mga kaibigan mo. Wika ni Leia. It's none of your business. Your job is to pretend to be my fiancé. Bawal na bang magtanong? Wika ni Leia. If it's not important, just keep your questions to yourself. Wika nito. Ang sungit naman. Wika ni Leia sa sarili. Pero hindi niya isinatinig dahil baka uminit lang ang ulo nito sa kanya. Nang matapos silang kumain ay nagyaya nang umuwi si Jiro. Agad naman siyang umakyat sa silid dahil nahihiya pa rin siyang humarap sa mga kapatid ni Jiro. Pero hindi niya inaasahan nakakatok ang kapatid ni Jiro at inaanyayahan siyang makipagkwentuhan sa beranda. Magang papasok sa opisina si Leia, Whale. Isa pa, hindi siya pwedeng umiyom ng alak. Wika ni Jiro na nasa likod na pala ng kapatid nito. She can drink tea, kibit balikat na wika ni Whale. Maaga pa naman kuya, kahit kalahating oras lang, para hindi naman naiilang si Leia sa atin. Wika pa nito. Inaantok na rin kasi ako, pagdadahilan ni Leia. Hindi rin naman niya gustong makisalamuha sa mga ito, lalo na kapag kaharap ang panganay na kapatid ng mga ito na si Samir. Nahiya pa rin siya. Okay, magkita na lang tayo sa opisina. Bukas, sigurado naman pwede itang yayain sa lunch, pagpipilit ni Whale. Isang alanganing tango ang isinagot ni Leia. Nang makaalis si Whale ay hinarap niya si Jiro. Kinukulit ka ba ng kapatid ko? Itinulok nito ang pinto at pumasok sa silid niya. Ngayon lang naman kami nagkausap. At saka, wala naman sigurong masama kung maging magkaibigan kami. Wika ni Leia. You can't. Hindi pwedeng pinipresenta kitang fiancé ko pero makikita ka nilang nakikipag-inuman sa kapatid ko. Wika ni Jiro. Okay, sige. Pwede na ba akong magpahinga? Tanong ni Leia habang nakatayo malapit sa pinto.
Hindi sa komportable na dalawa silang magkasama ni Jiro sa isang silid. "You'll join me at breakfast tomorrow, 7 o'clock. Wika pa nito." "Okay," sagot na lamang ni Leia. Nakahinga siya ng maluwag nang lumabas na si Jiro sa silid niya. Hindi pa rin talaga niya alam kung paano aakitin si Jiro para matupad ang ipinapagawa ng papa niya na pikutin nito. Nang magtungo sa cabinet ay naghanap siya ng manipis na nighties at nagtungo sa banyo. Iniisip pa lang ay kinakabahan na siya pero kailangan niyang gawin. Una, walang paraan para mabayaran nilang 15 milyon. Pangalawa, nagsisimula ng umusbo ang damdamin niya kay Jiro. Kailangan siya ang mapangasawa nito at hindi na ito mapunta sa ibang babae. Hindi siya naglagay ng bra nang lumabas sa banyo. Habang nakatingin sa salamin ay abot-abot naman ang kabang nararamdaman niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tinungo ang kama at humiga. Bahala niya, wika niya sa sarili. Kailangan niyang subukan ang pang-aakit bago dumating ang Linggo. At sana'y magtagumpay siya. Mag nagising sa Alea kinabukasan pero hindi siya bumangon kaagad. Bumalik ang kaba niya kagabi habang iniisip kung paano ba aakitin ang isang Jiro Borman. Alas 7 na nang bumangon siya at inayos ang kama. Sinadya niya talagang huwag bumaba para akyatin siya ni Jiro. Pero laking dismaya niya nang katulong ang umakyat para sabihing naghihintay na si Jiro sa pagkainan. "Sige ho, bababa na ho ako." Napilitan siya magbihis ng t-shirt at maong na shorts dahil hindi naman siya pwedeng bumaba ng naka-nighties. Nakakunot na ang noo ni Jiro habang humihigop ng kape. "Hindi ka pa naliligo?" tanong nito. Mabuti at wala itong ibang kasama sa pagkainan. "Hindi pa. Masama kasi ang pakiramdam ko kanina." Alibay ni Leia. "Do you feel better now?" tanong ni Jiro. "Oo, medyo okay na." "Huwag ka kasi nagpapalipas ng gutom. Kaya mo bang pumasok sa opisina?" tanong pa nito. "Oo naman. Mukha kasing wala kang balak pumasok. Anong oras na hindi ka pa naliligo?" "Masama ka kasi ang pakiramdam ko kanina," wika ni Leia. "Alright, I'll do some telephone calls first while you're having your breakfast. Pero kapag hindi ka pa nakahanda ng 7:45, papasok ako sa opisina nang hindi kita kasama," wika ni Jiro. "Sasama ako. Hindi ako pwedeng umabsent. Ikakaltas mo sa sahod ko ang hindi ko ipapasok sa opisina, hindi ba?" wika ni Alea. "Natural. Sinaswerte ka naman yata kung may paid leave ka agad sa unang araw mo pa lang sa trabaho," wika nito. "Eto na, bibilisan ko na." Bilisan naman ni Leia ang pagsubo dahil 7:30 na halos. Baka totohanan nga nito na papasok nga ito ng trabaho nang hindi siya kasama. "Don't ever say that again," wika nito. "Ha? That, eto na, bibilisan ko na," pag-uulit ni Jiro. "Bakit naman?" tanong ni Leia. "You don't have a clue?" "Really, Alea?" Tumasang isang sulok ng labi nito habang naiiling. "Ano bang masama sa sinabi ko?" tanong pa ni Leia. "Okay, fine. You're acting naive." Tumayo ito at pinunasan ng puting telang labi. 10 minutes to go. Hurry up." Wika pa nito. Sunod-sunod na pagsubo sa kanin ang ginawa ni Alea. Ngayon niya naramdaman ang gutom dahil hamat-hatlo ang nakahain sa mesa. Ngayon siya nagsisisi na hindi siya bumaba agad kanina. Wala naman palang balak pumasok si Jiro sa silid niya. Halos hindi naman siya natunawan dahil sa pagmamadali na matapos ang pagkain. Mabilis din siya naligo at nagbihis. "I'll be having a meeting outside the office at 1 o'clock. Kay Feka na lang sumubay ng lunch mamaya. Susunduin na lang kita sa hapon para makadalaw ka sa inyo," wika ni Jiro. "Mamaya na tayo dadalaw kay mama?" Nanlaki ang mamata ni Leia. Akala niya ay bukas pa niya makikita ang ina. "Mas malapit ang ospital kaysa bahay niyo. And besides, I need to know how much do you need to pay for hospital bills," wika ni Jiro. "Sige, tatawagan ko si papa mamaya para makahingi ng update na billing ni mama. Nung huli ko kasing punta, nasa 70,000 na ang bill eh," wika ni Alea. 70,000? That's a lot. Mukhang kailangan mo nang tumambling sa harap ko para makasingil ako sa'yo ah. Hindi niya alam kung nagbibiro ito o totoong tatambling siya sa harap nito. Kaya ko nang bayaran yan sa sahod ko, no? Wika ni Leia. Let's see, kibit balikat na wika ni Jiro habang nagmamaneho.
Nang makarating sila sa opisina ay naging abala na siya sa maraming trabaho. Desidido kasi siyang matuto at matyaga naman siyang tinuruan ni Faye. Hindi naman siya nahirapan dahil computer literate naman siya. Mabuti naman at nilagay ka ni Sir Jiro na assistant ko. Permanent ka na ba sa trabaho mo? Tanong ni Faye habang kumakain sila ng tanghalian. Siguro, basta kapag maayos naman siguro ako magtrabaho. Hindi naman ako tatanggalin. Wika ni Aleya. Kung sa bagay, ang swerte mo kasi binigyan ka ni Sir ng chance kahit nagka-problema ang papa mo sa kumpanya. Wika ni Faye. Oo nga eh. Kaya nga pagbubutihin ko ang trabaho ko. Akala ko nung una girlfriend ka talaga ni Sir Jiro. Alam mo bang, ang dami nagpapapansin sa boss natin na yan dito sa opisina. Wika ni Faye. Hindi naman nakakapagtaka. Ang gwapo naman kasi talaga. Pero ang ipinagtataka ko, bakit walang girlfriend si Sir Jiro sa matagal ng panahon? Hindi kaya sa may tinatagong lihim? Curious na tanong ni Leia. Baka sakaling may alam si Faye sa personal itong buhay. Nako, straight naman yan si boss. Na busy mode lang talaga sa trabaho. At saka baka, may babae naman yung dinidate. Baka hindi lang natin nababalitaan. Wika naman ito. Doon naman nangamba si Leia. Dapat ay sa kanya matunang atensyon ni Jiro, hindi sa ibang babae. Ikaw, wala ka bang boyfriend? Tanong ni Faye sa kanya. Marahan naman siyang umiling. Hindi yan ang priority ko ngayon. Kailangan ko munang maayos ang estado ng pamilya ko. Baka pag nakita ng lalaki na puro problema ang buhay ko, hindi rin ako pakasalan. Biro ni Leia. Uy, sobra ka naman. Marami namang lalaki ang responsable at tutulungan ka pa nga na maiyahon ng pamilya mo sa kahirapan eh. Kaya nga lang, kailangan mabait ang lalaking mahanap mo. Huwag yung tambay lang sa kanto. O kaya yung mata pobre naman ng pamilya. Payo naman ni Faye. Sa isip niya ay si Jiro ang gusto niyang mapangasawa. Kahit magkaaway ang pamilya nila sa ngayon, kung tutuusin, tiyak niyang magiging maayos ang kalagayan niya kapag napikot niya ang binatang amo. Pero napakailap ni Jiro dahil hindi na ito pumapasok sa silid niya. Minsan ay gusto niyang pasukin na lang ito sa sarili nitong silid. Kung hindi lang niya naisip na baka, mapahiya lamang siya. Wala siyang alam pagdating sa pangaakit ng lalaki. Nakauwi na ang mama niya sa bahay. Inabot ng 100,000 piso ang bill nila sa ospital. Kung babayaran niya yun ay may 5 buwan siyang magtatrabaho sa kumpanya. Pagdating ng Sabado ng gabi ay bumiyahe sila patungong Batangas kung saan gaganapin ang kasal ng kaibigan nito sa isang private beach resort doon. 2 gabi silang namalagi doon dahil extended hanggang Lunes ng umaga ang check-in nila sa resort. Behave in front of my friends, okay? Bili ni Jiro bago sila bumaba sa sakyan. Ano naman ang palagay mo sa akin? Pakawalang babae. Inis na wika ni Aleya. At dahil nasa labas ng mga silid ang mga kaibigan ni Jiro, hawak ng binata ang kamay niya habang naglalakad sila palapit sa mga ito. Inabot ng kantsawa ng mga barkada si Jiro. Ipinakilala siya sa mga kaibigan at asawa ng mga ito. Talagang nakahanap ka ng babae magpapanggap bilang girlfriend mo ah. Tudyo ni Nathan na hindi naniniwala na totoo ngang may relasyon sila. Maniwala ka na bro, na ipakilala ko na si Leia kay Anton noong nakarang araw. Hindi ba bro? Naghahanap naman ng kakampi si Jiro sa isang kaibigan. Maniniwala lang kami kung magkasama kayo sa isang silid. Baka nga hindi mo panahalikan si Miss Beautiful eh. Dagdag pang asar naman ni Manny. Napailing na lamang si Jiro bago inakay si Leia patungo sa silid kung saan siya mamamalagi. Huwag kang mapipikon sa kanila, babe. Ganyan lang talaga kami mag-asaran. Ipinarinig pa ni Jiro sa mga kaibigan ang pagtawag sa kanya ng babe. Isang matamis na ngiti lamang isinukli ni Leia dahil hindi rin naman niya alam kung ano ang dapat sabihin. Habang naglalakad sila patungo sa salid ay lumipat pa ang kamay ni Jiro sa bewang niya para ipakita sa mga kaibigan na marilasyon nga silang dalawa. Kapag may mga itatanong sila, ikaw na ang sumagot ha. Pakiusap ni Leia. Hindi niya gustong magkamali ng sagot. Hindi pa man din siya sanay magsinungaling. Leave it to me. Basta huwag kang lalayo sa akin dahil tiyak na na-cornering ka ng mga yan para magtanong ng kung ano-ano. Magpahinga ka sandali at magbihis. Babalikan kita after 15 minutes. Wika ni Jiro. Inilapag naman niya ang gamit sa sofa sa silid niya. Masarap ang simoy ng hangin at maganda ang view ng resorts. Mas lalo nakadagdag ang magandang klima at tanawin doon para lalo siyang kiligin kay Jiro kahit pa nagpapanggap lang silang kung tutuusin.
na makapagpahinga ng ilang minuto ay magpalit siya ng khaki shorts at puting sleeveless blouse na lalong bumagay sa maputi niyang kutis. Alas 8 na ng gabi, may pagkain na nakahanda para sa mga guests kahit kinabukasan pang kasal. Malakas ang tugtugin para simulan na ang kasiyahan. Sadyang nakasit na ang mood ng resorts para sa kasal dahil 2 daw ang renta ng mga ito para ma-enjoy rin ng mga bisita ang buong resorts. Isang matipuning braso ang lumapit sa katawan niya habang naglalakad siya sa pasilyo. Nagulat sa bagyang napasigaw. Mabuti na lang dahil abala ang mga bisita sa kwentuhan at malakas ang tunog ng amplifier kaya't hindi sila nakaagaw ng atensyon. Huwag mo nga akong gugulatin. Bagamat naiinis dahil sa ginulat siya ni Jiro, hindi niya maalis ang braso nitong nakapulupot pa rin sa katawan niya. Gusto niya ang pakiramdam na tila nakayakap ito sa kanya. Nakayakap nga naman talaga. Don't shout as if you are afraid of me. We are in relationship, remember? Saway ni Jiro. Tila may paru-parong lumipad sa tiyan ni Leia at nanunuyo ang lalamunan niya habang halos dumikit na ang labi ni Jiro sa pisngi niya. Naamoy niyang alak sa hininga nito na nakadagdag ng kilig sa nararamdaman niya. Napapikit sa sandali. Imbis yata nakita niya at paibigin ang kaaway ng pamilya niya, siya ang iibig at mahuhulog ang loob sa binata. Narinig niyang may papalapit at tinig ng kalalakihan. Gusto niyang alisin ng kamay ni Jiro dahil nahiya siyang may makakita sa kanya sa ganong ayos sa gitna ng madilim na pasilyo. Pero sa halip na mailayo ang katawan, idinigit pa yun ni Jiro at inilapit ang labi sa kanya. Sa tingin niya ay tumaas ang lahat ng balahibo niya sa batok sa halik na yon. It was the second time Jiro kissed her, pero iba ngayon. Dahil hindi niya magawang ilayo ang katawan at lalong hindi niya magawang tapusin ang halik. She actually liked it. Wow, there you are, lovebirds. Tinig ng kaibigan ni Jiro ang nagsilita. Kunyari naman ay nagulat si Jiro. Manny, I thought you were with your wife. Wika nito. Hinahanap ka namin ni Nathan. Nandito ko lang pala at sinasamantala ang dilim para makascore sa girlfriend mo. Nagtawanan pa ang magkaibigan sa biro ang iyon. Hindi niya lang na-realize na kaya siya hinalikan ni Jiro ay dahil paparating ang 2 barkada nito. Hindi pa kasi kayo magsama sa isang silid ni Leia eh. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Para sa susunod, kayo naman ang ikakasal dito. Dagdag na tudyo ni Nathan. Matamis na ngiti naman ang isinagot ni Jiro sa kaibigan. Doon tayo sa bar mag-jamming habang nagkukwentuhan. Yaya ni Manny sa kanilang 2. Hindi pa kumakain tong girlfriend ko. Susunod na lang kami. Inakay pa siya ni Jiro sa mahabang mesa kung saan may nakahandang buffet-style table setting. May mangilang-ilang bisita na kumakain doon. Nagpatinod na lamang si Leia kung saan siya dalhin ni Jiro. Lagi itong hawak ang kamay niya o kaya'y nakapulubot ang braso nito sa bewang niya. Kung pwede lang niyang hilingin na huwag nang matapos ang pagpapanggap nilang iyon. Every time I pass your door, I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart, and I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear.